Hello everyone! Welcome to my channel and sa video natin ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung mga dadalhin or yung mga dapat dalhin sa ospital. First, kailangan i-consider natin kung gaano katagal tayo sa ospital. Pag normal, usually kinabukasan, makaka-uwi ka na. Pag CS naman is medyo mas matagal, so mas marami kang i-empake pag ikaw ay CS. And ayun, kailangan as early as 6 months, kailangan na tayo mag-prepare kasi hindi natin alam baka mapaaga yung ating panganganak. So, at least prepared tayo. This is based on my experience. Ako po ay 3 beses nang nanganak and nanganak po ako sa public hospital and public na lying-in clinic. So, let's start. So, ang start natin is for mama. Kailangan meron kang dalang 2 extra t-shirt and pang ibaba. Either jogging pants or pajama, basta loose and comfortable. Sa t-shirt naman, since mainit, yung maninipis na t-shirt or kung gusto nyo, sando. Pwede rin yung mga open front, yung nabubukas sa likod, sa harap. Parang likod kasi yung harap ko, kaya sorry na. So yon, pag nabubukas kasi sa harap, mas accessible sa breastfeeding. But, kasi, pag sa public hospital, minsan, sa isang kwarto, marami kayo. So, maraming makakakita sa inyo. So, kung ikaw ay medyo nahihiya na makita yung inyong dibdib, I suggest t-shirt na lang. Kasi, pag inangat mo yung t-shirt, at least nakakover yung sa dibdib mo. And, dun naman sa part ni baby, is hindi naman gaano makikita kasi andun si baby. Okay lang din kung magdala kayo ng nursing cover, but hindi ko nare-recommend kasi medyo mainit. Yun. Tsaka, mas maganda yung may circulation kay baby kasi minsan naka-cover, diba? So, medyo, I don't know, para sa akin, hindi ako masyado sa nursing covers. Next is, dala ka rin ng pang-uwi mo, syempre. So, yun. Yung pang-uwi mo, mas maganda rin kung accessible yung sa breast mo kung magpe-breastfeed ka. Next is 6 na adult diapers, at least 6. Kasi mga moms, pag nagle-labor ka na, pasusuotin ka na ng diaper eh. So, minsan nakahiga ka na lang, hindi ka na papabangunin para mag-CR or hindi ka na rin talaga makakabangon kung nakahiga ka na at nagle-labor ka na kasi masakit nga. Sobra-sobra. Kaya, doon ka na lang iihi talaga at saka doon ka na lang poop. Kasi usually yan, makaka-poop ka dyan sa iyong diaper. So, ayun, syempre, pag nag-poop ka, papalitan agad. After mo manganak naman, syempre, yung bleeding, panalo ng bleeding, kasi syempre, duduguin ka pa niyan after mo manganak. So, ayun, ang gagamitin is yung diaper, disposable diaper na adult. Ayun, adult diaper. And, next is, pwede ka rin magdala ng maternity pads. So, yun na yung pagpauwi ka na. So, medyo hindi naman na ganun kalakasan yung dugo. Ah. Depende sa ano ha, depende. So, kung medyo malakas-lakas, adult diaper. And in connection with that, panty. So, yung panty mo, medyo dapat yung magkakasya para sa'yo kung may suot ka na adult diaper. So, at least 3. And at least 3 na bra din. So, I suggest gamit ka ng nursing bra. Ayan. Yung nursing bra kasi, kahit isang kamay lang, bukas mong ganyan. So, accessible na si breast. Ayan. Kasi meron ako before na akala ko magiging useful sa akin. So, ito, yung ganitong klaseng bra, yung na o-open sa front. Kaso, pag hawak ko si baby, hawak ko sa isang kamay si baby. So,
nabuksan ko na to ng isang kamay. So, lalo na nung travel, nasa travel, sa labas, ito yung suot ko, hawak ko si baby. Eh, wala naman akong pagpapatungan kay baby kasi nasa lakad kami. So, hawak ko si baby sa isang kamay. Ito, hirap na akong anuhin siya, isarado ng sa isang kamay ko lang. So, syempre, hahanapin mo yung, hahatakin mo itong isang part. And then, ang hirap nang hahatakin itong isang part. So, mahirap talaga sa based on my experience na isarado to sa isang kamay lang. So, I suggest you use, yun nga, breastfeeding bra. And, next is bathrobe. Isa sa nakatulong sa akin ang bathrobe kasi at least pag maginaw, ayan, bathrobe. And pag may time kasi na may aayusin ka, so ayusin mo yung diaper mo, natanggal yung dikit, yung sticker ng diaper mo, eh may tao sa banyo, hindi ka makakapunta sa banyo. Ito yung ito yung nanganak na ako. So, ayun. Helpful si bathrobe kasi talikod ka lang, ayusin mo yung diaper. Kasi nga, bathrobe, di ba, open yung harap. So, madaling mag-ayos. Pwede rin magpalit ka, magbihis ka ng pajama mo nang naka-bathrobe. So, ayan ito. So, pakita ko na lang din sa video yung actual na dinala ko noon nung ako'y nanganak. So, next is medyas. So, minsan kasi giginawin yung paa mo. Hindi natin alam, diba, kahit mainit, minsan parang giginawin yung paa mo. So, at least meron kang pang cover sa iyong paa. And next is slippers, yung rubber, pwedeng mababasa. So, kasi syempre, magbabanyo ka, so kailangan mo ng slipper na pangbasa, tsaka yung rubber. And next is towel. So, nagamit ko siya yung pag naghugas ng kamay, or pinansaping ko na lang din sa higaan ko. So, next is pillow. Kung may pillow ka habang pregnant ka na nakakapagbigay sa'yo ng comfort, dalin mo na rin yon. Kasi at least kahit nagle-labor ka, kahit pa paano, may maaano ka na iisang nagbibigay sa'yo ng comfort habang ikaw ay masakit. Nananakit, magle-labor. Ayan, naalala ko tuloy yung ano ko, yung labor ko. And next is blanket. So, minsan kasi, or usually kasi sa mga public hospital, hindi naman sila nagbibigay ng mga kumot-kumot, ganyan. So, dala ka na rin ng sarili mo. And kami, sa experience namin sa lying-in clinic, may baon si Javi na kobre kama. Actually, may cover naman yung higaan, pero mas pinili namin na gumamit ng sarili namin kobre kama na manipis lang naman. So, madaling dalahin. And next is, this is optional, binder. Lalo-lalo na kung sobrang naging malaki yung tiyan nyo. Nung buntis kayo, sobrang laki ng tiyan nyo. Siyempre, expect nyo, malaki pa rin yan sa paglabas ni baby. Excuse me. Yun. So, sukin nyo yung binder nyo. Lalong-lalo na kung meron mahilig mamansin sa inyo. Baka masabihan kayo, nanganak ka na ba? Ang laki pa rin ng tiyan nyo. Hindi. So, yun. Depende sa inyo. Makakatulong din naman yun kung sakaling medyo may pananakit yung sa bandang tiyan nyo or sa likod nyo. So, makakatulong din naman yung binder. Pero, for me, hindi na ako nag-binder. Wala naman, hindi naman nanakit yung sa bandang tiyan. And, maliit lang naman yung tiyan ko, kaya hindi gaano na-stretch. So, no need for binder.
So, binder is optional lang naman. Hindi naman siya kinakailangan. And, another optional na pwede nyong dalahin is yung eye mask, sleep mask, para pag medyo nasisilaw kayo, makapagpahinga kayo ng konti. So, dala kayo ng eye mask, tsaka earplugs. Kasi, dun sa experience ko, yung lying in na pinagpanganakan ko is tabi ng kalsada. Tapos, hindi namin in-expect na ganun kaingay siya sa madaling araw. Dumadaan yung mga truck. Grabe, ang lakas ng dagundong talaga ng truck. Yung parang halos hindi talaga ako nakapagpahinga dun sa lying in clinic na yun. So, sabi ko sa isip ko, wish ko lang meron akong earplug para nakapagpahinga ako pagpapano. So, yun, optional. Lalo na kung alam nyo yung pagpapaanakan nyo is tabi ng kalsada. Siyempre, ang importante, mga documents. So, andyan dapat yung inyong baby book at saka yung lahat ng mga result ng laboratories habang kayo ay pregnant. So, yan. Tapos, kung mga papeles kung kayo ay nagtatrabaho, pero ayun, ID nyo. Yan. Kahit saan naman dapat may dala tayong ID. Pag lumalabas tayo ng bahay, diba? So, next is yung malaking naitulong din sa akin, garbage bag na dala ko. Kasi, dun ko nilagay yung mga pinagdamitan or yung mga nagamit namin. Tapos, yung mga trash, syempre, yun, sa mga marami kang kakainin talaga for sure sa ospital. Kasi magugutom ka talaga. So, mabuti nang meron ka ng paglalagyan ng iyong mga basura. So, kahit hindi garbage bag, maghanap ka sa bahay nyo ng mga plastic bag na pwedeng i-recycle. Yun, dalhin nyo na yun. So, what else? Kung may makalimutan ako, kung sakaling may makalimutan ako, is ilalagay ko na lang sa description box kung ano yun. So, next is fan. So, yung battery operated na fan para may hangin kayo kasi summer ngayon, lalo na. So, kung wala naman kayong battery operated, pwede na rin yung abaniko. So, yun. Pero mas maganda kasi pag battery operated, at least hindi mo nahahawakan. Hindi ka na mapapagod magganon-ganon. Minsan sa ospital, papayagan kang magdala ng electric fan, pero may minimal na bayad kasi nga gagamitin mo yung kuryente nila. So, yun. Depende sa ospital. So, next is sa baby. So, baby clothes, syempre, set of at least 5 kasama na yung pang-uwi na outfit. So, yung set na yon, meron na dapat siyang bonnet, baru-baruan, mittens, pants, or anong tawag doon, pajama, and booty, yung para sa paa niya. So, kumpleto na dapat. And, ayun, i-bundle nyo na siya, i-clip nyo na siya na magkakasama para kahit pag nanghingi yung mag-aayos kay baby, kung sakaling lilinisan siya or bibihisan, is maabot mo na ng diretso. And, isama nyo na rin dun sa bundle yung diaper niya. So, at least 6 diapers din na newborn diaper. And, kung sakaling nagko-cloth diaper kayo, cloth diaper, yun, dalhin nyo rin. And, next is, ano ka ba? Soap. Yun ay kung sakaling humingi sila ng soap. Kasi usually naman sa, hindi na sila pinapaliguan. Ito yung kasi yung nangyari sa akin na hindi na pinaliguan si baby. So, ako na yung nagpaligo sa bahay. And next is alcohol. So, I suggest magdala kayo ng alcohol na maliit lang. Yung maliit na bote para sa isa para sa iyo and isa kung sakaling manghingi sila kasi last time
ang dala ko is malaking bote ng alcohol. And nangingi sila, hindi na nila binalik. So, e-expect nyo yan sa public hospital or public lying-in clinic. Pag nangingi sila sa inyo ng something, hindi na siya talaga makakabalik. Madalas, hindi na siya makakabalik sa'yo. So, parang donation mo na rin kasi yun sa, sa kanila. Kasi nga, libre. Diba? So, next is wet wipes. Ang wet wipes, malaking tulong to kasi kung sakaling hindi ka makabangon, nahihirapan ka, tapos kumain ka, at least, ayun, makakapag punas-punas ka ng kamay mo. Hindi lang actually kay baby. So, baby wipes, wet wipes, pwede rin pamunas ng poop ni baby kung nag-poop na siya. And, ayun, speaking of poop, kailangan bang magdala ng ganito? So, ang tawag dito ay mat. Changing mat. So, since maliit naman si baby, hindi pa ganun yung poop niya. Newborn pa naman siya, hindi naman explosive ang kanyang poop and hindi naman kalakasan ang wiwi. So, no need to bring changing mat. Kayang-kaya nyo yan with the, yung diaper lang. So, madali lang naman magpalit na diaper. Pwedeng ipakita ko na lang dito sa channel natin. Sa wet wipes nga pala, may ingredient na according sa mga studies ay masama sa mga baby. So, watch out for that ingredient. Ayun, kung ayaw nyo ng wet wipes ang gamitin nyo kay baby para safe, dala kayo ng cotton balls and water. So, yung cotton balls, lalagyan mo ng water, yun yung papalinis mo kay baby. So, next is lampin, mga 4 pieces na lampin or face towel, yan. So, yung lampin, hiningan kami ng lampin kasi walang kailangan ng ipapamunas sa akin. So, yun. Binigay ko na rin yung lampin. Siguro mga 2 pieces yung naibigay ko sa lying in. Ayun. Next is what else? So, kailangan nyo ba ng bib? So, yung bib, hindi nyo naman kailangan. Hindi naman kayo magpapakain ng baby doon. Bawal pang pakainin ng baby. So, hindi nyo kailangan magdala ng bib. Ang pwede is yung face towel or yon yung washcloth, burp cloth ng baby. Well, actually, kung wala kayong washcloth, tapos ito lang talaga yung meron kayo, okay lang, diba? Ito na lang yung ipang papamunas kung sakaling merong pupunasan. Next is hooded towel or pranela. Oh, ito at least tatlong ganito. Yung una, pag napalitan na si baby, and ayun, pang kumot niya, pwede pang cover sa kanya, and pwede rin naman itong pang towel sa kanya, and then yung pang uwi. So, at least 3. Next is, pang sapin ni baby sa higaan. So, mas maganda kasi may sariling higaan si baby na sapin niya. So, actually, pwede pa kahit ganito na naman na isa. So, extra na ganito. So, bali 4. Dala kayo ng 4, ganun. Next is, ayun, wala na yata akong, ayun, kung nagsasalamin ka, eyeglasses, dalhin mo yung eyeglasses mo, huwag mong kakalimutan. Contact lens, for me, hindi ko na i-recommend yung contact lens, mamaya yung makatulog ka, diba? Makatulogan mo yung contact lens. So, ayun, depende sa inyo, diba? Kung kaya nyo. Kasi contact lens, marami pang cheche-boreche na lilinisan mo pa gano'n.
nakabit-kabit mo pa. So, eyeglasses. Ayun, okay na ako sa eyeglasses. Ayun, and the next is, of course, yung camera nyo, yung phone nyo, charger nyo. Siyempre, kailangan yung ipamalita sa mga loved ones nyo na kayo'y nanganak na, and post-post ng pictures. Ayan, so, importanteng may dala kayo ng cellphone. Ayan, tsaka, para kahit papano, makanood-nood kayo ng libangan. Ayan. So, what else? And, ano pa pala, nagdala ko ng headband. Yun, malaki rin na itulong sa akin yung headband. Lalo na kung medyo, yung magulo yung ano nyo, yung hair nyo, hindi kayo makapag-ayos. So, salpak nyo lang. So, malaking tulong na yun sa inyo. Nawawala na ako. And, oh, ayun pala, importante, dala kayo ng mga pagkain nyo and mga inumin nyo. Isang galong tubig. Kung kaya nyo magdala ng isang galong tubig. Tapos mga fruit juices na gusto nyo para kahit papano pagkatapos nyo mga naki makainom-inom kayo ng gusto nyo. Tapos mga biscuits na rin or fruits na madaling kainin. And ayun, hopefully nakatulong itong video na to sa inyo, and yun, please subscribe to my channel, and yun, thanks very much for watching.